Yun na nga, no, mga bayaw. Siyempre, no, nandito pa rin ako. Wala namang iba, no. Nandito pa rin ako sa Maynila, no. Dito ako sa Rizal Avenue. Sa Avenida, no, kanto ng Recto, tsaka ng Rizal Avenue. Ayan, no, yung doon, papunta yun ng, ano, papunta yun ng Carriedo Station. No, ng LRT1. Dito naman sa kabila, papunta naman ng Doroteo Jose, di ba? Tanan Doroteo Jose, dun sa kabila, no? Eh, yung bumaba ako ron, nakita ko yung McDonald's, dumiretso ako rito. So, dito sa establishment na to, kung mapapansin nyo, itong tindahan na to, makikita nyo rito si, ano, si Mang Freddy. Mang Freddy, kumusta po? Ayan, si Kuya Freddy, no? Siya yung hanapin nyo rito pagka bibili kayo ng mga relo. Kasi napansin ko sa mga replika na relo ni Kuya Freddy, ano, quality. Magaganda yung kanyang mga panindang relo, and at the same time, yung kanyang mga tawag rito, mga rado, eh, hindi yung mga bosto kang makina, mga magaganda, yung mga genuine ng mga makina, mga Japan, Swiss, mga ganon, hindi kagaya ng ibang mga topalits yung mga nakakarga. No? Eh, isa si Mang Freddy rito sa lugar na to na mga legit na mga nagtitinda ng relo rito, no? Eh, baka siguro hindi pa ako buhay. Nagre-relo na to si Kuya Freddy rito. Kaya sila yung mga pioneer dito sa lugar na to. Kung mapapansin nyo, ayan po, ang gaganda ng mga relo niya, no? Dito sa mga relo na to, no, papasadaan lang natin. Ito, 152 ang Edifice na Casio tawag nila rito. Ayan, oh. Ganda, di ba? Oh. Yeah, 15 ang presyo niya, no, dito. Papasadaan ko muna, no, para makita nyo. Ito, simula po dito. Simula dito hanggang makarating kayo hanggang dito, no? Ang presyo po ng mga relo na to, Kuya Freddy, magkano? 900 ba? 950 lang. Ayan, mga 950 po. Ulitin ko po, ah. Simula po dito hanggang dito po. Hanggang dito. Ayan, 950 po yung mga presyo na ni Mang Freddy. Eh, Mang Freddy, yung mga presyo nyo naman po ba, may tawad pa po? Ayan, may tawad pa naman. Kausapin nyo lang si Mang Freddy. Kasi, syempre, pinakyaw nila. Lumaban sila ng bidding. So, just in case na orsonada niyong bumili kay Kuya Freddy, punta lang kayo rito. Ayan, no? Ayan yung pwesto niya. Tandaan niyo lang po itong tindahan na to. No? Kasi yun doon yung sa Neon Signs. Doon yung kay Kuya Renz. Dito si Mang Freddy nakapwesto rito sa pwesto na to. No? Ito, gaya nito, ulitin natin na Casio na Edifice. No? Ayan, no? Ganda ng Casio na to. No? Ang presyo ni Mang Freddy rito, 1.5 daw. No? Ito namang sumunod na relo niya. Oh. Yan, ito naman daw ang presyo ni Mang Freddy rito. Eh, ano raw? 950. Ayan, 950 po ito. No? Paalala ko lang po sa inyo, ha. Ito pong mga relo na to, hindi po ito original. Mga replica lang po. No? Pero ang kainaman naman po sa mga relo na to, eh, yung mga makina naman po niya, legit. No? Kasi, siyempre, sino ba naman nang bibili ng ganitong kasi signature na relo na nasa bangketa lang, di ba? Eh, siyempre, yun lang naman yung abot kaya natin, eh, no? Sa mga nambabas, no? Na peke to, eh, hindi naman natin itinatangking peke to. Kaya lang, hindi naman lahat ng Pilipino kayang bumili ng Rolex. Hindi naman lahat ng Pilipino kaya bumili ng Tag Heuer. Hindi kaya bumili ng Patek Philippe na original. Kataratadoan yun, no? Kaya siyempre, nagsesettle na lang sila rito kasi yun lang ang kaya nila. So, yung mga, ano, wala kayong pakialam kung dito nila gusto bumili kaysa sa mga mall. Kasi yun lang ang kaya ng Pilipino, eh. Hindi naman nila kaya bumili ng daan-daan libo. Diba? Kaya nito, ito po, 950 rin ang presyo ni Mang Freddy rito. So, ayan. Parang ano to, Rado Dayo Star to, ah. O, oh, ayan, Rado Dayo Star to, oh. Makakita nyo. Sapphire. Ito yung ginagasgas. Hindi nagagasgas.
O yan. Kaya gaganda, gold. O di ba? Kasi maganda to pag combination. Two-tone naman to. O yan, two-tone. Pag kayo, pare, mag-aana kayo sa binyag, sa kasal, yan, pwedeng-pwede to. Di ba? Ito pa, o, oh, ganda rin, o. Oh. Ganun din, o, oh, Rado Dye Star. Ganda na itsura, o. Oh. Pogi. O yan, 950 lang. May relo na kayo. Ba? Ito rin. Oo. Oh. Ba? Ganda? O, oh, ayan po. Para makita nyo ng mas malapit. Para ma-appreciate nyo po yung relo ni Mang Freddy. Araw-araw naman po, nandito si Ka Freddy, no? Sa kanyang pwesto. Asensya na po kayo, maingay. Kasi siyempre, nasa ilalim tayo ng LRT1. Eh, ito pong Rizal Avenue, eh, National Road to. Kaya siyempre, maraming dumadaan. Maraming mga iba't ibang klase ng sasakyan. Ito po, Rolex naman po to na replika. No? Ayan, maganda po yung itsura niya, oh. Bagong polish pa, di ba? Okay, top. Oh, di ba? Ito rin, oh. Oh, bago. Saka mga bago siya. Oh, may plastic pa nga, eh. Oh, ayan, may mga plastic pa. Ayan, sabi. Mang Freddy. Ayan, oh. Ang gaganda ng mga ano niya, oh. Ito, Mang Freddy, ano to? Divers. Ayan, oh, ganda. Divers pa to, Mang Freddy? Divers. Rolex. Ah, Rolex pala to. O, ayan. Triple A daw to na Rolex. O, ayan. Na-replica po. No? Eto, hindi na po to 950 yung susunod. Ano na to? 1.5 to po yan, o. 1.5. Ito, 1.5. 80 piece naman to na 1.5. O, ayan. Double time daw to. Na may alarm. Ayan. Si Casio, no? Saan naman yung mga 750, Kuya Freddy? Dito lahat. Ito, to. Hanggang saan? Hanggang dito. Hanggang to. Dito lang. Ito lang. Ayan, 750 raw po ito. Ayan, ito, 750. Sa mga relo ng pambabae. Rolex daw to na pambabae. Oh, 750. Mga pangregalo nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Oh, di ba? Ang kursonada nyo, ayan, 750 lang po. Di ba? Ito, 750 rin. Oh. Yan, oh. Mga Rolex na pambabae, iba-ibang brand po. Mga tinda ni, ano, ni Ka Freddy, mga multi-brand. Oh, di ba? Yan ito. Oh, ito. Iba naman na strap nito, leather. Ha, Freddy, yung ganito, magkano? Ito. Mega to, mega. Magkano to? 750 lang yan. O, oh, 750 raw to, mega. Okay, Ka Freddy. Susot nyo na lang to. Ready na to. O, oh, diba? Same center, 1.8 to eh. Ito, 1.8. Sa Seiko Center. O. Oh. Sa Seiko Center daw, 1.8 to. Pwede kayo oh. Pwede kayo naman mag-canvas dito eh. Marami rin naman mga tindahan ng relo rito. Ito, ganda oh. Kulay blue oh. Class na class oh. TW. Oh, ayan. TW steel. Ayan. Magkano naman ito, Ka Freddy? 750 rin daw po ito. Oh. Ito naman, diba? Oh. Ganda rin ito oh. Ito, Ka Freddy? 750 rin. Pati po yung nasa dulo. 550. Ah, ito, 550 naman to. O, ito, may mas mura pa kay Ka Freddy. O, 550 lang. O, ayan, mga 550. Ganda pa ng strap. O, proporsyonada nyo itong gantong relo ni Ka Freddy. 550 daw. No? Dito naman, sa side na to, yan o, mga ano pa rin to, mga pang girls. No? Actually, itong isang top, pwede rin sa lalaki eh, oh. Ganda din eh. Bogey din eh. Oh, ayan po yung brand. Ito, Kuya Freddy, 750 rin? 550 lang daw to. Mas mura pa pala to. Sa halagang 550, may relo ka na kay Ka Freddy. Oh, di ba? Oh, ito, 550 rin daw po ito.
Sabi ni Ka Freddy, itong ganitong klase ng relo. Oh, ganda, di ba? Oh, yun ah. Yun ang nakakatuwa kay Ka Freddy. May tawad pa yung mga tinda niya. Ka Freddy, yung mga tinda niyo po, may warranty po? Pagka may problema, balik. Oh, ayan. Kay Ka Freddy daw, pagka meron daw pong problema yung ano, relo, papalitan niya rin. Oh, basta, huwag niyo lang daw pakakalkal. Basta, kunwari, may problema raw yung relo, pagkabili niyo, balik lang kayo rito. Ba, ano, papalitan ni Ka Freddy yan, no? Mabait naman, tsaka madaling kausap po si Ka Freddy. Parehas. O, oh, di ba? Ito, Rolex. Ka Freddy, itong Rolex, magkano? O, oh, ito, 750 raw ito. Rolex Black Dial. O, oh, yan. 750 sa kanya. O, oh, di ba? Dito naman po, sa mga malalaki. 80p. O, oh, 80p naman ito ng mga Casio. O, oh, yan, gaganda o. Oh. Safe to center. Ang bigat oh. Oh, sa sa Seiko Center daw 2.5 daw to. Samantalang kay Ka Freddy, 1.5 lang, may bawas pa. May bawas pa yan, tatapyasin dito. Tapos, dito naman, oh, ganda rin ito. Ganda ng mga rado ni, ano, ni Ka Freddy, yung, ano, sa 5. Yung mga Dayo Star, yung pupogi. O, di ba? Ito Ka Freddy, yung rado tsaka ito, magkano? 950. Ito, 950. Ito, 750 raw po ito. O, di ba? Yung rado, 1.8. Ito, 1.2. O, di ba? Mahaba-haba na magtinda si Ka Freddy. Kasi, ang katwiran siguro nito ni Ka Freddy, eh, para magkaroon din ng pagkakataon yung iba magkaroon naman ng relo na mag-ara-gara. Diba? Eh, pre, nagtatrabaho ka. Minsan, nangangarap ka rin eh. Diba? Eh, hindi ka naman makakabili ng original nito. Dahan-dahan mo mga original nito. Eh, syempre, ito ka nalang sa replica. O, diba? Bakit? Maganda rin naman ang quality ng replica kahit replica eh. O. Diba? Ang talaga. Ganda naman ang quality ng replica. Yung ibang mga basher lang dyan ng mga maaarte. Dami nyo lang arte sa buhay. Gusto nyo original, original. Hindi naman kayo makabili. Diba? Hindi kailangan kayo mamahalin. Practical ka lang. Eh, pakialam nyo ba kung gusto nila bumili ng peke? Eh, trip nila yun. Pera naman nila yun. Diba? Huwag nyo pakialaman. Ikaw nga, eh, kanya-kanyang trip yan. Walang basagan ng trip. Eto, Ka Freddy, magkano tong Casio na to? Ganun din yan, 80p. O, 80p din to, 1.5 din. Tapos, may bawas pa kay Ka Freddy to. Kasi kung bibili nyo raw to sa Seiko Center, naku po, abutin kayo ng 2.5. O, diba? Tapos, fixed price yon, walang tawad. O, ito, rado rin. Maraming ano, rado si Ka Freddy. No? 9.50 po. O, 9.50. Diba? Eto, iba naman ang kulay nito, kakaiba o. Ganda ng kulay, parang rose gold. Tapos yung bracelet niya, leather, no, ganda. Synthetic leather. Ito Ka Freddy, magkano to? Oh, 750 lang yung Omega niya. No? Nila 1 2. Sorry, no, ganda. Oh, di ba? Eh, yung mga presyo ng mga nagtitinda natin ng relo rito, to lumalaban ng patas tong mga to. Bago kayo bumili, kaya nakakatuwang bumili sa kanila. Bakit? Sinasabi na nila sa inyo na replica to. Dito original. So sa mga basher dyan na naiinggit, walang pumipilit sa inyo na bumili kayo. Kung wala kayong ano, pambili, pumikit na lang kayo. Di ba? Pag-inggit, pikit. Di ba? O walang personalan kasi kila Mang Freddy, hanap buhay lang, di ba Mang Freddy? Walang personalan, hanap buhay lang. Dahil hindi pa kayo tao, itong mga to, eh nagre-relo na to rin sa abinida. Panahon pa na sikat na sikat tong abinida na to. O, oh, sana, yun niya. Ayun, ganda na sinabi mo, ha, Freddy, ulitin mo, ha? 7, sana abutin niya. O, sana abutin niya. Ang ikat niya sa sarili niyo. O, yun, o. Diba? Eh, kung puro kayo paninira sa kapwa, eh, nakpo. Bibigat ang buhay niyo. Magiging kamukha niyo si Max Alvarado, napakalaki po. Ang Lizardo. O, diba?
Ah, di ba ito? Ganda rin itong relo na to, mga boss, oh. Ayos. Oh, di ba? Actually, pwede niyo itong paregalo sa mga anak niyo, mga gumraduate. Di ba? Kasi, kuwari, kursunada nila magkaroon ng relo. Oh, di ba? Pwede-pwede niyo silang bigyan ng mga ganitong klase ng relo kasi ano yan eh? Ika nga eh, timeless. Oh, yung mga ganyang klase ng item, di ba? Okay na okay. So ayan ha, nagsisimula ang presyo ni Ka Freddy sa 550, 750, 950, 1.5. O ayan, yun ang pinakamahal, Mang Freddy. May bawas yun ha, lahat yun may bawas, no? Again, inuulit ko po, itong pong mga relo na to ay replica, no? At hindi po itong mga original, hindi kayo makakita ng Rolex na 1.5. Ang Rolex ay dahan-dahan libo, milyon, no? Iba'y milyon pa, no? Hindi natin kaya yon, maging makatotohanan na lang tayo, hindi natin kaya yun yun. Hindi kaya ng puhunan yun. Ito'y mga replica lamang. Pero, ang quality naman po ng mga makina nito ay ayos. Hindi naman po ito Bostock. Hindi naman po ito yung mga katarantaduang palito. Ito eh, parehas. Mga makina nito eh, Japan. Mga Swiss. Kaya okay po. Oh, yan. Mga ganyan ng mga klase to. Ito si, hindi naman sa pag-aano sa inyo, si Capretti. Isa sa mga batikan sa relo to dito sa Avenida. No? So, siyempre, sila eh, matagal na rito sa ganitong larangan ng hanap buhay. So, ito eh, pinag-ibayo na ng maraming experience. No? So, yung mga nag-aanap ng relo dyan, siyempre, no? Punta na lang po kayo rito. Capretti, anong oras po kayo nagsisimula rito? Opo. 9 o'clock. 4 o'clock in the afternoon. Ah, 9 o'clock po. Tapos, ang uwi nyo po, 4 o'clock. Araw-araw po yun, walang patid. O, yun. Wala namang patid na absence si Capredi dito. Basta dito nyo lang po siya hanapin. Ah, Sunday po wala kayong tinda. Yes, Sunday, family. Family day na. O, yun. Monday to Saturday lang si Capredi. 9 o'clock. Hanggang 4 o'clock. Parang nag-o-opisina lang si Capredi, ah. Oh, ayan. Mamimit nyo si Capredi. Pwede pa kayo magpa-picture. Ayun po, no? So, yun po ang latest natin, no? Dito kay Capredi sa Avenida, no? At may kanto ng Recto, no? Tsaka ng Rizal Avenue. So, just in case na naghahanap kayo ng relo, eh, siyempre, dito na kayo pumunta, no? At actually, tatlo naman yan. Si Capredi, si Kuya Renz doon, at doon naman po sa dulo si RJ, no? Sila yung mga magaganda magtinda ng relo rito, okay? Sa mga subscribers ko po dyan, like, share, and subscribe. Dinoboy TV para lagi po kayong updated sa aking mga latest na mga watches, no? Mga latagan, at kung ano-ano pa, no? Regarding ng mga mabibili nyo sa Metro Manila, no? Ano pa, no? Yung mga kaibigan natin dyan, syempre, sa iba't ibang parte ng mundo, sa US, Canada, Italy, Germany, no? Dyan po sa Slovak, sa Uzbekistan, no? Kyrgyzstan, Tajikistan, dyan din po sa United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, no? Malaysia, Laos, Hawaii, Saipan, Guam, no? Dyan din po sa Netherlands, siyempre sa New Zealand, sa Hamilton, sa bike community po natin dyan. Maraming salamat po, no? Sa pag-subscribe nyo kay Dinoboy TV, no? Siyempre sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dinoboy TV. Till then mga bayaw, Dinoboy TV po saying peace out.